sakuna, panganib at aksidente. Mga bagay na maaaring dumating ng hindi inaasahan. Kaya mahalagang may kaalaman at abilidad sa oras ng kalamidad. Magandang araw, Lifesaver, and welcome once again sa ating pong programa. Samahan niyo po kami dahil ngayong araw nito, ipagpapatuloy natin ang second half ng ating pong Fire Disaster Preparedness Webinar. At ngayon naman pong araw na ito, pag-uusapan natin ano nga ba mga dapat natin gawin kung sakasakaling ang sunog ay mangyari sa ating lugar. So join us on the next 30 minutes for more learnings about fire safety. So ngayon naman po is ano po ang mga dapat natin gawin kapag may sunog. So ito po ay kumaga nag-fail tayo dun sa part ng prevention, okay? At nandiyan na yung mismong sunog. So ano po yung mga dapat natin gawin? Sige po, next. Okay, number one rule po natin is huwag mataranta. Sinasabi naman po natin yan, kahit sa ang aspeto ng emergency, maging during earthquake, during the active shooting incidents, no po, ay huwag po tayong matataranta. Huwag tayong mauunahan ng taranta. Dahil sinasabi nga po natin, kahit naman po anong galing natin, kahit naman po anong practice natin, kung tayo po ay nauna ng taranta, yung mga dapat po natin gawin, ay hindi na po natin magagawa. Kasi nawala na yung presence of mind po natin. Okay? So, huwag po natin kalilimutan. Again, huwag ka nagkaroon ng sunog, huwag mataranta, huwag magpanik. Okay? Alamin po natin kung ano po yung mga dapat natin gawin. So, ano-ano po yun? Okay, next. So number one, okay, kung maliit pa lamang po ang apoy or nag-uumpisa pa lamang po yung sunog, ha, okay, nag-uumpisa pa lamang po yung sunog, okay, sikapin po natin na ito ay patayin sa pamamagitan ng fire extinguisher, okay. Sabi nga po natin, effective po ang paggamit ng fire extinguisher in combating a small and starting fire. Kaya po, kumbaga, pagka malaki na talaga yung nasusunog, halimbawa, buong bahay na or isang buong kwarto, wala na pong, kumbaga, strictly speaking, wala na pong magiging tulong yung fire extinguisher. Kaya po, kung mapapansin nyo, napakalaking susi din po para maiwasan ang paglaki ng sunog kapag ito ay maaga nating nade-detect. Okay? Early detection. Okay? So, para po, pagka nag-uumpisa pa lang yung apoy, magiging effective yung fire extinguisher po natin na gagamitin. Okay po, next. So, meron po tayong tatlong klase ng fire extinguisher. Okay? Meron po tayong mga fire extinguisher na, kasi, marami tayong klase ng apoy. May class A, may class B, may class C. Okay? Marami tayong klase ng apoy. So, if you're going to buy a fire extinguisher, okay, meron naman pong indication or label sa mga fire extinguisher para po malaman natin kung saan po siya best na gamitin. Okay? Kasi po, hindi po lahat ng fire extinguisher, again, ay pare-parehas at hindi po lahat ng fire extinguisher ay, ang isang fire extinguisher para sa lahat. Okay, hindi po. Meron po siyang specific na pinagagamitan. Yan. Common po ha, common na makikita natin ng mga fire extinguisher, lalo na yung pula, it can combat fire A, B, and C. Yan po yung mga common na fire extinguisher na available sa market. Okay, so yan po yung mga klase ng fire extinguisher. So please do read the label before you purchasing any fire extinguisher para po malaman nyo kung ano po ang kung saan po siya pinagagamitan. Okay, next. Yeah. Ayan, ang ating question naman ngayon, ano ang ibig sabihin ng PASS or PASS na sinusunod sa paggamit ng fire extinguisher? Ayan, ano nga ba mga pagpipilian natin? Letter A, is it point, aim, spray, or steady? Letter B, pull, aim, squeeze, and sweep. And letter C, pansit adobo, sinigang,
at sa shadow. Parang gusto ko yung letter C. Nakakagutom mga viewers natin on both Facebook and YouTube. Please send us your answer. Ano nga ba sa ating mga choices for this question? Ang ibig sabihin ng PASS or PASS na sinusunod sa paggamit ng fire extinguisher. At actually, ito po yung acronym para mas madali nating maalala or matandaan kung paano gamitin yung fire extinguisher. Ayan, marami pong sumasagot sa ating mga viewers, letter B. Yan, nakikita ko puro letter B. Pero ano nga ba ang tamang sagot sa ating question? Alamin natin, ano ang ibig sabihin ng PASS or PASS na sinusunod sa paggamit ng fire extinguisher? It's letter B, pull, aim, squeeze, and sweep. Ayan, congratulations po sa lahat ng mga viewers na sumagot ng letter B. Wala po tayong prizes, pero syempre at least meron tayong kaalaman ngayong araw na ito. Angelo? Yes, so para po mas maintindihan natin kung paano po ang paggamit ng fire extinguisher at para malaman natin kung paano ba gawin yung PASS na yan, yung pull the pin, aim at the base of the fire, squeeze the lever, and sweep from side to side, panoorin po natin itong Lifesaver video na ito. So sa paggamit at sa pag-operate ng fire extinguisher, huwag natin kalilimutan yung acronym nating PASS or yung PASS, okay? So yung letter P, pull the pin, okay? Tanggalin yung pin. Then, yung letter A natin is aim at the base of the fire or itutok natin yung pinaka-nozzle ng fire extinguisher dun sa pinagbumula ng apoy. And then yung letter S natin, squeeze the lever para lumabas yung chemical na laman ng fire extinguisher natin. And then, sweep from side to side. Okay? So yung paraan ng pag-apula natin ay pagilid. Okay? Aim at the base of the fire sa pinagbumula ng apoy, squeeze the lever, and sweep from side to side. So kung mapapansin nyo po, napakadaling gamitin ang fire extinguisher. Okay? Napakasimple. But during emergencies, okay, may mga ilan tayong kababayan na despite of they know how to use a fire extinguisher, but katulad ng sinasabi natin kanina, naunahan tayo ng taranta, hindi nila kumbaga kayang i-perform or hindi nila kayang gamitin yung fire extinguisher. Kaya yun po yung sinasabi natin, in any emergency, lalo na pagdating sa fire, and if you're going to use a equipment like fire extinguisher, okay, please practice it, okay? Know how your fire extinguisher work, okay? And be calm, okay? During any emergencies, please be calm para magamit po natin yung ating pong fire extinguisher, okay? So again, ano po, in using a fire extinguisher, okay, do not forget yung ating pong mnemonic na PASS, okay? Pull the pin, okay? Kasi meron pong lock sa gilid yan, kaya kahit anong squeeze mo, wala. Hindi po lalabas yung chemical sa loob, okay? So you need to pull the pin. Then, aim at the base of the fire, okay? Tutok natin yung nozzle doon sa pinagmumulan mismo ng apoy. Okay, baka mamaya, pinul mo nga yung pin, basa mo na lang iwinasiwas kung saan-saan yung chemical, eh wala rin. lalaki din po yung apoy. Okay, so we need the aim. So ang target natin is yung pinaka-base ng fire kung saan nagmumula mismo yung apoy. And then, squeeze the lever. Okay? Pindutin para po lumabas yung chemical na nasa loob. And then, sweep from side to side para iwasan na po yung pagkalat at ang paglaki ng apoy. Okay, so in performing in combating fire, okay, using your fire extinguisher, please make it sure yung ating pong tinatawag na safety. Okay, so first, baka mamaya magpapakabayani tayo, di ba? At the end, tayo pa ang mapahamak. So
assess first the situation, okay? Kung sa tingin niyo ay hindi na kaya talaga na fire extinguisher, okay lang, okay? Ang importante ay yung safety natin. Ano pa po? Kung sakali man po na naaapulan na natin yung paumpisa pa lamang na apoy, maaari po natin buksan yung mga pinto, mga bintana para po yung usok ay lumabas at huwag po makulob doon sa isang area. Okay po? So, maaari din po natin itong gawin. Next. Okay, kung sakali po talaga, ito yung sinasabi natin kanina, okay? Kung sakali po talaga na hindi na po natin kayang gamitan ng fire extinguisher ang isang sunog o ang isang apoy dahil nga po ito ay malaki na, okay? So we need to evacuate immediately, okay? Kailangan nating umalis na doon sa scene kung saan nangyayari yung sunog, okay? Next. Yung i-discuss ko naman po is paano po pagka mag-exit na tayo, okay? Or we need to evacuate. Pero, okay, yung pinto na dadaanan natin ay nakikita natin or yung pinto na kailangan natin daanan ay may umuusok. Okay? So, may umuusok. Pagka may ganun pong instansya, huwag po agad-agad bubuksan. Okay? Ano po ang pwede natin gawin? Okay? Kapain nyo po muna yung pinto or yung pinaka-doorknob or yung handle. Kapain nyo po muna. Kapag ito po ay mainit, okay? Kapag ito po ay mainit, huwag nyo pong bubuksan. Maghanap po ng alternative exit. Okay? Ano pa po yung nabanggit dyan? Kapag tayo po ay mag-evacuate, okay? Kapag tayo po ay maglilikas, maaari po natin isara ang pinto dahil makakatulong po ito sa lalong hindi po paggalat ng apoy. Kasi ang mangyayari po doon is doon sa loob ng kwarto, sa loob ng bahay, ikukonsume niya na lahat yung oxygen. Okay? Ikukonsume na niya, busin na niya po doon sa loob. Kaya po, in a way, makakatulong po ito para sa hindi na po paggalat ng apoy. Okay? Next. So, wag din pong kalilimutan. Okay? Wag din pong kalilimutan na tumawag kaagad ng bumbero. Okay? Notify immediately the Bureau of Fire Protection or any fire station na malapit dyan sa inyo or even yung mga fire volunteer na malapit po dyan sa inyo. Kahit po, kahit po, wala kayong actual fire na nakikita. Usok pa lamang po ang inyong napapansin. Maaari na po kayong tumawag. Ganun din po, nag-alarm ang inyong smoke detector. Okay lang po, mas maigi na tumawag na po tayo kaagad ng mga pamatay sunog. Okay? Hindi po natin kailangan na makita pa yung mismong apoy bago tayo tumawag ng bumbero. Ito pa po, isang common na nagiging problema. Sasabihin, bakit kayo i-calfeet? Ano po? Common po yan sa mga nagiging comment ng mga tao. Ba't ang tagal nyo ika-dumating? Okay po. Ang mga bumbero po ay hindi po manghuhula kung nasaan at kailan mangyayari ang sunog. Kaya po, mas maganda po na habang maaga, makapag-report kayo. Kasi po, bakit? Bakit yung iba late? Or bakit sasabihin late? Eh kasi po, wala naman po kaagad tumawag ng bumbero. Mas nauna pa po yung pagbibideo, mas nauna pa yung pagbipicture bago po tumawag ng bumbero. Okay po, kaya napaka-importante din po na dapat alamin natin kung ano po yung mga numero ng mga fire station na malapit po dyan sa inyo. Both for your Bureau of Fire Protection and yung inyo pong mga fire volunteers na malapit po dyan sa inyo. Kaya po, take time to know their emergency hotline number. Okay, next. So, ano po ang sasabihin natin pagka tayo ay tatawag sa bumbero? Okay? So, ano po yung nasusunog? Bahay po ba yan? Building po ba yan? So, sasabihin po natin, ano pa po? Saan yung lokasyon? Please, kung kayo magre-report, exact location po. Baka mamaya ibigay nyo, baka pwedeng humingi ng tulong, may nasusunog pong bahay dito, saan po? Along edge sa po,
Saan po specific? Sa Quezon City po. Ano pong landmark? Poste po na kulay pula. Eh, can you imagine? Okay, ang haba ng EDSA na part ng Quezon City. Okay, so please, if you're going to give the address, samahan nyo po ng landmark and give this specific location or specific address kung saan nangyayari yung sunog. And then, kung yan naman po ay building, okay, anong palapag yung nasusunog? Okay. Kung possible din naman po, no, ito, not necessarily naman din, ano yung laman ng nasusunog, kung yan po ba ay may mga chemical, yan po ba ay may mga LPG, para saan, ano pong purpose, para yung mga darating po na bumbero ay alam po nila kung ano po yung mga possible na kanilang kumbaga kahaharapin. Okay? Kasi po sa pagbubumbero meron po tayong tinatawag na mga firefighting techniques. Okay? So para alam po nila kung ano pong firefighting techniques ang kanilang i-apply. At malaman din po nila kung ano po yung mga pag-iingat na kanila pong dapat na gawin. At higit sa lahat, huwag po natin kalilimutan na ibigay ang pangalan ng tumawag at nung numero niya. Okay? Sasabihin ng iba, bakit ba ang dami-dami? Eh, ba't ba hindi na lang ika kayo pumunta? Okay? So, ang purpose po niyan, katulad po nung nabanggit po natin kanina, para po may idea yung mga re-responding bombero sa kung ano po yung madadatnan po nila. So, kung tayo naman po ay na-trap sa loob ng isang nasusunog na bahay at kumakapal na po yung usok at kailangan po natin na mag-evacuate. So, huwag po natin kalilimutan na gumapang. Okay? So, kung may malapit po sa inyo na panyo at maaari nyo po itong basain, okay? Maaari nyo po itong gawin, okay? Yung panyo, towel, or damit, basain nyo po, and then i-cover nyo po sa inyong bibig at ilong, okay? Para po hindi kayo makalanghap ng usok. And then, you need to crawl. Okay? Kailangan talaga po natin gumapang dahil ang good oxygen po ay nasa baba. Okay? So, at pagka nakatayo, hindi naman, dahil sa kapal ng usok, syempre, hindi naman po natin talaga, hindi naman natin makikita. O yung visibility ay hindi naman po ganun kalinaw. Kaya, napaka-importante po na gagapang po tayo. Kaya yun din po yung sinasabi po natin kanina, no? Be familiar, okay? Maging familiar tayo doon sa mga area natin para kahit punong-puno ng usok yung isang lugar o yung isang kwarto o yung isang bahay, okay? Kabisado pa rin po natin kung nasaan yung mga exits, okay? Next. At higit sa lahat po, okay? Higit sa lahat, huwag po tayong magkukulong sa banyo. Katulad ng nabanggit po natin kanina. Personally, may mga na-experience na rin po ako niyan na mga na-trap sa loob ng banyo dahil ang common notion po nila ay kung saan, syempre, may apoy. Diba? Ang ipinanglalaban o ipinampapatay sa apoy ay tubig. So, pagka may sunog, magkukulong ako sa banyo para pagka nandiyan na yung apoy, magbubuhos na lang ako. Ayan. So, yun po ang common notion po nila. Na which is, mali po. Okay? Maling-mali po yun. Huwag nyo pong papraktisin. Dahil ang number one po na ikinamamatay ng mga taong natatrap sa loob ng mga nasusunog na bahay at gusali ay hindi naman po yung apoy. Ang number one po dyan is suffocation. Okay? Nalalanghap nila yung usok. Nawawalan sila ng malay. Okay? Nagpa-pass out sila. Yun yung dahilan kung bakit sila nasusunog. Okay? So, huwag nyo pong papraktisin. Okay? Ang pinaka-importante po dyan, you need to evacuate outside. Okay? Outside. So, yun po yung isa sa tip natin. Okay? At kung sakali man po, during your evacuation, kayo yung damit nyo po, naapuyan. Okay? Yung short or yung pantalon ay naapuyan. So ano po ang pwede natin gawin? Yun po yung tinatawag natin na stop, drop, and roll. Okay? Kung tayo man ay tumatakbo, ano man ang ginagawa natin at tayo ay nadampian ng apoy, okay? Umaapoy yung ating damit, okay? Ihinto,
yung anumang ating ginagawa, okay? Humiga at magpaikot-ikot para po mapatay natin yung apoy. Okay? Huwag magtatatakbo dahil pag mentras na nagtatatakbo tayo, nag-i-introduce kayo ng mas maraming oxygen, mas lalo pong lalakas yung apoy. So, paano po gawin ang drop, ang stop, drop, and roll? Panoorin po natin itong video na ito. Ang ipapakita po namin sa inyo ngayon, kung sakali pong madilaan ang ating katawan o ang ating damit ng apoy, ganito lang po ang gagawin natin. Unang-una po, huwag po tayo magpapanik. Kasi pag nagpanik po tayo, di natin alam kung paano siya patayin. Huwag po tayong tatakbo. Kaya all we have to do is first stop. Tapos drop. Cover your face, then roll. Yan, ganyan po. Pabalik-balik lang po ang gagawin nyo hanggang sa mapatay po ang apoy. O, kung mapapansin nyo po, wala na po siyang apoy. Pag hindi po tayo huminto, lalong lalaki po yung apoy na dumikit po sa katawan natin. Kaya ang purpose po nung bakit tayo mag-stop, para mapigilan na natin siya right away. So, all we have to do again, ang sabi ko po sa inyo, stop, drop, cover your face, then roll hanggang sa mamatay po ang apoy. So, yun po yung dapat natin gawin if in case na tayo ay nadapuan ng apoy. Okay? So, kung mapapansin nyo, napakasimple lamang po ng ating pong dapat gawin. Kaya po, kung ganun man po ang nangyari, ay katulad ng nabanggit sa atin kanina, huwag po tayong matataranta. Okay? So, presence of mind is very important in every emergency situation. Okay po, next. So, natapos na po halimbawa yung pag-apula ng apoy. Okay? Or halimbawa, or even nasusunog pa yung ano, no? Halimbawa po, nasusunog pa yung bahay. Okay? Huwag na huwag po tayong apoy. Okay? Huwag po nating tatangkain na pumasok sa loob ng nasusunog na bahay or sa nasusunog na gusali. Bakit po, no? Maaari po tayong matrap sa loob. Okay, kahit na po may nakalimutan tayo, etc. Kaya po, yun po yung paulit-ulit po namin sinasabi sa inyo, yung pagkakaroon po natin ng go bag na napaka-importante para anuman po emergency, lalo na kung fire emergency, nandun na lahat yung mga essentials na kailangan po natin, isang bitbita na lang po, hindi na natin kailangan bumalik sa loob po ng ating pong bahay. So yun po ang isa sa application at importance ng pagkakaroon ng go bag po natin. Okay? So, natapos na po yung sunog, okay? Naapula na. Yan. So, wag din po natin tatangkain pumasok ng walang abiso sa mga bumbero. Okay po? Dahil nasunog na yan, ang chances niyan, baka po may malaglag, no po, maaring gumuho yung bahay na napakadelikado. Kaya po, maganda kung kayo po ay babalik sa loob or papasok kayo sa inyong bahay, ay mag-abiso lamang po sa mga bumbero na nasa scene para po mabigyan po nila kayo ng instruction po, maaari na po bang pumasok o hindi. Okay po, so that's conclude our topic for today, and we hope na kayo po ay maraming natutunan sa mga simpleng tips na naibigay po namin sa inyo. Maraming pong salamat sa inyong lahat, Lifesavers. Please do not forget to subscribe to our social media account and of course to our YouTube channel to learn more about first aid and emergency preparedness. Until the next time, this is Rodel for the Lees. Keep safe, everyone!